So, Ateneo at saka UP. So, UAAP Season 87. So, maganda yung start ng Ateneo. Kaso, siyempre, mukhang gutom itong UP na bumawi. So, once nakuha nila yung lamang, hindi na sila lumingon. Maraming veterano itong UP na para sumaba. Kasi itong Ateneo, parang maraming rookie o maraming bagong recruit. So, para nagsisimula ito ulit. Wala na ito yung championship team nila, Kwame. Parang napaka-bago na itong team na ito. So, nagsisimula ito ulit. Kumbaga, nagre-restart o nagre-retold itong Ateneo. Kahit na si Tab Baldwin yung coach, kung bago yung player, talagang mag-iiba yung tema ng game. And then, itong UP naman, gutom siguro itong bumawi. Alam natin na nasa championship to past seasons pero hindi pinalad. Kaya gutom sila. Yung mga veterano nila, kitang-kita mo, first game pa lang, parang ganado na maglaro. Itong JD Kagulangan, parang PBA ready na to. Parang last year na ata na ito sa atin sa UP. Last year na ata na ito sa Diliman. Kaya gusto na magpakita para magkaroon ng magandang exit bago man lang siya graduate, makapag-champion ang UP. So maganda yung nakikita natin, maganda na nandyan ulit yung mga estudyante, college basketball dito sa Pinas, alam naman natin yan. So yun lang. Wala akong sasabihin about the game because it's just purely aggression by the Fighting Maroons. Talagang gusto lang nilang talunin yung kalaban nila na Ateneo Blue Eagles. Although yung Jared Bahay, yung rookie na yun, magaling. Highly recruited by Tab Baldwin. Magaling yung bata. So, yun lang po.